Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Di ko alam kung bakit parang tila ba lagi na lang natatakot si Jasper kapag tinitingnan ko siya. Kapag ngumingiti ako sa kanya, mukha ba talaga akong may gagawin na kakaiba? Eh, bata pa lang ako. Ganito na talaga ako. Kaya naman ito nung nasa kwarto na kami. Inila ko yung pintuan. Baka biglang pumasok yung dalawang bata eh. May pag-uusapan kasi kami ni Jasper. Jasper, okay ka lang? Kalma. Wala akong gagawin, promise. Wika ako. Siguraduhin mo yan, ha? Wika naman ni Jasper. Kaya eto, naupo ako sa kama niya. Halika nga dito sa tabi ko, Jasper. Wika ako. Naupo naman kaagad si Jasper. Gusto din akong makatabi. Jasper, anong gagawin natin dun sa 10 million? Tanong ko kay Jasper. Siyempre, wala akong alam sa paghahawak ng ganong kalaking pera. Hindi ko alam. Ano bang plano mo? Tanong ni Jasper. Di ko din alam. Baka uuwi na ako. Wika ako. Pero di naman talaga ako uuwi. Kunwari lang. Titingnan ko lang kung pipigilan ako ni Jasper. Mabuti naman na uuwi ka na. Matatahimik na din yung mundo ko. Kaya dapat bukas pag alis ni Tantan, tumayas ka na din, okay? Huwag ka nang babalik dito. Wika ni Jasper. Weh, talaga ba? Sige, bukas na din ako aalis. Bahala ka. Wika ako naman. Pero di talaga ako aalis kasi may naiisip akong isang magandang plano. At eto, sinubukan kong hawakan ng kamay ni Jasper kaso nag-iinarte. Ayaw pahawak ng kamay. Kaya naman higa na lang ako sa kama niya. At eto siya, nakaupo pa din. Makoy, bakit andito ka pa? Baka maliit ka sa trabaho mo. Wika ni Jasper. Wala akong pasok ngayon. Halika nga dito, Jasper. Mahiga ka sa tabi ko. Dali na. Ang arte-arte. Wika ako naman. Makuy, tigilan mo ako, ha. Sasapakin kita eh. Umalis ka nga dyan sa kama ko. Bakit ba nakahiga ka dyan? Wika ni Jasper. Kaya eto, hinila ko si Jasper. Napaka-arte eh. At pagkahila ko sa kanya, niyakap ko siya habang nasa kama kami. Nanlalaban pa nung umpisa, pero habang tumatagal, eto, gusto na ding magpayakap. Jasper, napaka-arte mo, no? Buti na lang talaga at di ako nagsasawa sa kaartehan mo. Ano? Bati na ba tayo? Oo o hindi? Tanong ko. Ewan ko sa'yo, Makoy. Bahala ka nga dyan. Wika ni Jasper. Tapos iniwan niya ako sa kama. Nakakagigil eh. Pero okay lang kasi sisiguraduhin kong wala na siyang kawala sa mga plano ko sa susunod. At eto, habang nakahiga ako sa kama ni Jasper, maraming pumapasok sa isipan ko. Siyempre, alam ko naman na nagpapakipot lang si Jasper. Yari siya sa akin bukas. Tuluwang talaga siya. Ito na talaga siguro ang oras para maitama ko yung lahat ng mga pagkakamali ko sa nakaraan. Gusto ko na magkaroon ng kulay ang mga pangarap ko. Gusto ko nang matubad yung mga panaginip ko.
At lalong-lalo na, gusto ko nang maging masaya kasi ang hirap nang mag-isa ka lang. Ang hirap na tila ba naglalakad ka sa kawalan na wala kang nakikita, wala kang naririnig. Pero kung may kasama ka, hindi ka matatakot kahit gaano man kadilim ang nilalakaran mo. Kasi alam mo na kapag nadapa ka, may taong tutulong sa'yo upang muli kang tumayo at sabay kayong maglalakad patungo sa katuparan ng isang munting pangarap. Parang sasabog talaga yung puso ko sa tuwing lalapit si Makoy sa akin. Ewan ko ba kung bakit ganito yung pakiramdam ko. Kaya iniwan ko siya sa kwarto. Bahala siyang mag-isa dun. At eto, paglabas ko, nakita ko si Tantan. Nakakatuwa kasi naman, ang cute nilang pagmasdan. Kasi naman yung malaking lollipop na bigay sa akin ni Makoy. Kinakain na ng dalawang bata. Ay nako, buti na lang at kinain na nila yun. Kasi di naman talaga ako mahilig sa lollipop. At yung dalawa, mukhang nag-e-enjoy. Oy, kayong dalawa, ano yan ha? Wika ako. Lollipop, kuya, bulag ka ba? Wika ni Tantan, buisit na bata ito ha, ang sarap sa kalin. Ang ibig kong sabihin, saan nyo kinuha yan? Tanong ko ulit. Diyan, sa rep mo, Kuya Jasper. At saka pambata naman ito, kaya amin na lang. At saka Kuya Jasper, di ba may lollipop ka na, yung kay Kuya Makoy? Uy ka ni Tantan, pesteng bata ito ha. Ang daming alam. Uy, saan mo natututunan yan ha? Tanong ko. Ayan o, nasa TV. Kaya eto, pagsilip ko sa TV, pesting mga bata ito. Ano ba itong pinapanood nila? Mga lokong bata, Diyos ko. Mga nag-e-espadahan ng palabas. Android kasi yung TV ko eh. Kaya isang click mo lang, pwede mo nang mapanood ang lahat ng gusto mo. Pero paano nakarating sa site na ito ang mga batang ito? Kaya naman pinatay ko na muna yung TV. Kaya pala walang sound kasi ganun ang pinapanood nila. Kuya Jasper, akala namin barilan. Tapos nung nagplay na, barilan nung umpisa. Kaso biglang naging espadahan sa gitna. Wika ni Tantan. Kayong mga bata kayo ah. Ang dami nyong alam. Sige na. Ubusin nyo na yung lollipop na yan. Tapos samahan nyo ako sa tindahan ko. Wika ako. Kaya ayun. Pagkaubos ng lollipop, sinamahan ako ng dalawang bata sa tindahan ko. Ang kukulit. Bakit daw ba ako nakahubad kapag nagtitinda ako ng buko? At si Tantan naman. Sobrang kulit. Ang ingay niya, para siyang si Makoy. Tapos lagi nilang napapansin yung dibdib ko. Magsuot daw ako ng bra. Ay nako, sasakalin ko na talaga tong dalawang to eh. Ang kukulit. Kuya Jasper, ayan na si Kuya Makoy. Wika ni Tantan. Kaya ito, napalingon ako. Kaso, wala naman ako nakita. Joke lang, Kuya Jasper. Wika ni Tantan. Ay nako, nagpipigil lang talaga ako. Gusto ko nang manakit. Kuya Jasper, ayan na si Kuya Makoy. Wika ulit ni Tantan. Pero di na ako naniwala. Tinitrip lang kasi ako ng dalawang bata na to. Kaso habang nakatingin ako sa malayo, bigla na lang may humalik sa pisngi ko. Hindi ko na nagawang umiwas. Biglaan kasi. Alam ko na si Makoy ang gumawa nun. Medyo napangiti ako. Pero konti lang.
I miss you, baby. Wika ni Makoy. Sasapakin ko sana si Makoy kaso natawa ako bigla dito sa dalawang bata. Halatang mga chismoso paglaki. Mga nakanganga eh. Naghihintay nang isasagot ko kay Makoy. Kiss ulit. Wika ni Tantan. Peste talaga. Pero kinikilig ako. Bakit ganito? Pero kalma. Baka isipin ni Makoy na marupok ako. Hindi ako marupok. Kaso ingay ni Tantan. Pagbubuhulin ko silang tatlo eh.